Hey guys! Welcome back to Lintek. And today, ituturo ko sa inyo paano i-monetize or paano kumita sa Facebook. Papakita ko sa inyo paano mag-monetize ng mga Facebook videos nyo. Tama yung narinig nyo, pwede nyo i-monetize yung mga videos nyo sa Facebook. And tuturo ko sa inyo ngayon paano gawin yun. Okay guys, so simulan natin. Nandito ako ngayon sa homepage ko sa Facebook. Ayan, nandito ako, Lintek, latest innovations, technology, news, reviews, tips, tutorials. So, mula dito sa homepage natin, makikita nyo merong menu dito sa taas, page, inbox, notifications, insights, and publishing tools. So, click nyo yung publishing tools. Ayan, try natin mag-load, and ayan, papakita niya yung mga na-upload na nating videos sa Facebook. Parang analytics niya, meron ring analytics itong si Facebook. Pero hindi muna tayo magko-concentrate dyan. Hanapin nyo dito sa left side, sa may kaliwa, yung tools. Tapos, click nyo yung Creator Studio. Ayan, click natin. Okay, tapos mag-open siya ng bagong window. Intayin nyo mag-load yung bagong window and makikita nyo yung parang analytics page ng Facebook. Ayan, nag-load na siya. And yun, yung analytics pala, guys, dito sa Facebook, ang tawag sa kanya is insights. So, ayan, makikita nyo kung ilan yung engagement ng video nyo, minutes viewed, followers, ilan yung post. Ayan, mga ganun. Parang mga stats rin na makikita nyo sa YouTube. Medyo ganun. So, mula dito, from here, nandito na tayo sa Creator Studio, click nyo yung monetization. Nandito siya sa left side. Click nyo lang yan and automatic ipapakita niya kung eligible ba kayo, kung pwede ba kayong mag-monetize ng videos nyo. So, ayan, makita nyo meron lang ditong do's and don'ts. So, ayan, mga guidelines lang. Ito yung guys yung mga dapat nyo iwasan na gawin kasi kapag meron kayo ditong ginawa na against dun sa policy ni Facebook, syempre, pwedeng bumaba yung status niya. By default kasi green yan, eligible kayo kasi wala naman kayong ginagawang masama. Pero ayun nga, pag nilabag nyo yung mga basic rules dito sa do's and don'ts, ayan, pwedeng maging at risk or non-eligible kayo. Merong ring ganito yung yung YouTube, parang community status, merong parang gano rin si YouTube. So, medyo pareho lang sila ni Facebook. So, ayun, nakita nyo, check nyo muna kung eligible kayo dito. Baka mamaya, nare-report rin kayo madalas. So, mahalaga green kayo dito sa eligibility. Okay? After here, click nyo yung payout settings. Ayan, so makita nyo dito, one page unavailable. Yung page ko daw, hindi pwedeng payout. Bakit? So, most likely, kayo rin siguro ganito by default yung magiging status ng Facebook page nyo sa simula. So, punta kayo dito sa Help Center. Click nyo dito. To learn more about monetization and payouts, visit the Help Center. So, visit natin yan. Open natin. Open ulit siya ng bagong window. Tapos, makita nyo dito, monetize. Learn how to earn money from your content. So, punta tayo dito sa Facebook kasi nga gusto nating maglagay ng ads or advertisements sa videos natin para kumita tayo mula sa Facebook. So, ayan. Click natin ad breaks. Ayan. Tapos, monetize ad breaks. So, meron dito dapat link. Dito sa learn more, meron dyan link. Check your page ad breaks eligibility. So, iti-check ni Facebook kung ano yung mga requirements sa page mo para payagan ka nila or bago ka nila payagan na maglagay ng ads sa mga videos mo. So, click nyo to, check your page ads ad breaks eligibility. Ayan, what are ad breaks? Ad breaks are short ads that you can include in your eligible videos to earn money. So, parang sa YouTube rin, di ba merong mga ads in between the video. So, parang habang nanonood ka ng video, may ad bigla na papasok, may commercial bigla na papasok. So, parang ganun rin yung ads ni Facebook. And automatic na rin nilalagay ni Facebook yun. May choice ka rin kung saan ilalagay ni Facebook yung advertisement or automatic na magde-decide yung algorithm ni Facebook kung saan ilalagay yung advertisement. So, parang pareho lang rin sa YouTube. Sa YouTube, ganun rin. Pwede kang pumili kung saan mo ilalagay yung advertisement or automatic na yung YouTube algorithm na yung magde-decide. So, yun. Parang ganun rin si Facebook. And, ayun nga. Scroll down nyo lang. Pag nandito na kayo, scroll down nyo lang. And, ayan, makikita nyo na kung ano yung mga requirements na hindi nyo pa nami-meet. So, eto, kita nyo. Eligibility check. See whether you qualify for ad breaks. So, ayun, makikita nyo. Not eligible. Yay! Diba? Ang saya. Hindi ako pwedeng maglagay ng ads sa mga videos ko sa Facebook.
Bakit? So, requirement number one, para makapaglagay kayo ng advertisements sa Facebook, dapat meron kayong 10,000 followers. And ayun nga, since bago lang yung ano, yung hindi ako masyadong active sa Facebook, ayun, wala akong masyadong followers. So, this page needs to have minimum of 10,000 followers. Pero may tips sila dito, discover new ways to grow your audience. So, ayun, click nyo lang yung learn more, makakuha kayo dyan ng additional tips. Yun ang maganda dito kay, ano, kay Facebook, marami silang tips. So, parang in a way, matutulungan ka nila kung tuturo nila anong dapat gawin para makakuha ka ng mas maraming followers. And ito yung next requirement. So, ito yung mahirap na part. So, lampasan muna natin. Explain ko lang itong pangatlo. Monetization eligibility standard. So, ito yung ano eh. Yung current meets these standards. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na, ano, na color green. So, yan. Pinakita ulit niya dito na eligible naman tayo. Hindi masama yung standing ng page natin. Wala. Hindi tayo nare-report. Ganun. So, yan. Ito madali lang yan. Tapos, ito yung last country availability. So, iche-check rin niya kung available ba sa bansa mo, sa bansa natin, yung payout, yung ads, tapos pwede ba na tayong bayaran mula dun sa ads. So, thankfully, sa Philippines, pwede naman, eh, no? Looks like your country is currently supported. So, ibig sabihin, pwede na tayong bayaran sa Philippines kapag naglagay tayo ng ads sa mga videos natin. So, di ba, good sign yun. So, isa na lang yung malabo, ito. Okay na itong 10,000 followers, malinaw na yan. Kailangan mo lang ng 10,000 followers sa Facebook page mo. Ito yung mahirap. 1-minute views for 3-minute videos. So, explain ko muna itong part na ito. 1-minute views for 3-minute videos. So, dapat daw, sa isang in-upload mo na video na 3 minutes yung haba, yung follower mo manonood ng at least 1 minute ng video na yon. Gets nyo? So parang in a way, kailangan 35% ng video mo papanoorin ng viewer mo, ng follower mo. At hindi lang yon. Sa dalawang buwan, ano, in the last 60 days, you need 30,000 1-minute views on videos that are at least 3 minutes long. So ano ibig sabihin nito? In total, kailangan mong makakuha ng 30,000 minutes. 30,000 minutes na views. Kasi ayun, 30,000 times 1 minute views. So, 30,000 minutes yung kailangang views na makuha ng videos mo sa Facebook. Pero hindi yun ganun kasimple. Kasi yung videos dapat na i-upload mo, at least dapat 3 minutes long. So, for example, ayan, na-meet mo na ito, meron ka ng 10,000 followers. Medyo simple rin siya eh, kasi kunwari, ayan, meron ka ng 10,000 followers, mag-upload ka pa lang ng isang video na 3 minutes long. So, yung 3 minutes video mo, pinanood ng 10,000 followers mo, yung at least 1 minute nanood yung mga followers mo, hindi nila tinapos yung buong 3 minutes na video, at least 1 minute lang pinanood nila. Automatic, meron ka na kagad, ayan, no? Meron ka na kagad 10,000 minutes, kasi yung 10,000 followers mo, pinanood yung 1 minute doon sa 3 minute mong video. So, automatic, meron ka ng 10,000 minutes. Diba? Ganun lang kasimple. So, upload ka pa ng dalawang videos. Upload ka pa ng dalawang 3 minute videos. Tapos, kunyari, pinanood lang uli nila doon sa dalawang mong sumunod na videos. 1 minute lang ulit. Pero nanood silang lahat. Nanood lahat itong 10,000 na to. So, ayun, na-reach mo na kagad yung 30,000 1 minute views. Diba? Ganun lang siya kasimple. Pero, ang problema doon ito, 10,000 followers. Yan yung mahirap. Kasi kung ikukumpara natin kay YouTube, si YouTube, ang requirement lang is, ayan, kailangan lang niya ng 1,000 subscribers. Pero ito naman yung mahirap na part kay YouTube. Kailangan naman ni YouTube, meron kang 4,000 watch hours. So kung ikukumpara natin dito kay Facebook, ang gusto lang ni Facebook, meron kang 30,000 minutes na watch hours in 60 days. So sa loob ng dalawang buwan, dapat merong manood ng video mo na aabot sa 30,000 minutes. Pero itong si YouTube naman, ang problema dyan, 4,000 hours, di ba? Times natin, gawin nating minutes. Times 60. So, ayan, ito naman yung mahirap kay YouTube. Requirement ni YouTube, sa loob ng isang taon, makaipon ka ng 240,000 na minutes na pinanood yung videos mo. 240,000 minutes. At least dito kay Facebook, 30,000 minutes lang yung requirement niya sa loob ng dalawang buwan, 60 days. So, yun yung comparison natin. Kung kay YouTube tayo magpapamonetize, aabutin tayo ng ano, ng sabihin natin, isang taon, kasi yung 1,000 subscribers,
mas madali compared sa 10,000 followers sa Facebook. Ayan, pagdating sa subscribers or followers, mas madali si YouTube. Pero pagdating naman dun sa second requirement, yung watch hours, yung dami ng oras na panonoodin yung videos mo, kay YouTube kailangan niya ng 240,000 minutes sa loob ng isang taon, 12 months. So gawin natin, divide natin per month. So divided by 12. Oh, yan, mas konti pa nga pala, mas konti pa pala yung kay YouTube eh, kasi kay YouTube hindi pala. Kay YouTube 20,000 minutes per month yung kailangan mong ano, watch hours, kailangan panoorin sa channel mo. 20,000 minutes per month. Pero dito kay Facebook, 30,000 minutes ang kailangan, pero sa loob ng 2 buwan, 60 days. So yung 30,000, divide natin sa ano, 2. 30,000 divided by 2 months, o 15,000 lang per month ang kailangan mong total watch hours o yung manunood sa'yo. Kailangan 15,000 minutes lang yung maipon mo na panonood ng mga viewers mo kay Facebook sa loob ng 2 months. Ay hindi, sa loob ng 1 month. Kasi nga 2 months, 30,000 minutes dapat. So, yun guys. So, yun yung mahirap dito kay YouTube. Oh. Quick summary lang. So, kay Facebook, ang mahirap mag-ipon ng followers. Kasi kailangan mo ng 10,000 followers or subscribers. Kay YouTube naman, kailangan mo ng mas madali, 1,000 followers lang or subscribers. Pero ito naman yung mas maganda kay Facebook. Kay Facebook, kailangan mo lang ng 30,000 minutes ng panonood sa page mo or sa mga videos mo in 60 days sa loob ng 2 buwan. So sa loob ng 2 buwan, pwede ka na kagad ma-monetize. Ito naman sa YouTube, kailangan mong makaipon ng 4,000 hours or 240,000 minutes. So yun, medyo malaki. At least kay Facebook, 30,000 minutes lang yung kailangan mong ipunin. Dito kay YouTube, kailangan mong mag-ipon ng 240,000 minutes ng panonood. Hindi lang yan basta mag-upload ka ng video na abot ang 240,000 minutes. Kailangan panoorin ng mga tao yung video mo na abot ng 240,000 minutes. Pero kay Facebook, kailangan mo lang mag-ipon ng manonood ng video mo ng 30,000 minutes. So, yun. So, in a way, medyo mas madali sa si Facebook in terms of pag-iipon ng minutes sa videos. Pero in terms of followers, mas mahirap naman si Facebook. Kailangan mo mag-ipon ng 10,000 followers. Okay guys, so ayun, that's it. That's how you get monetization sa Facebook. Ito yung paraan kung paano mo mamomonetize yung videos mo sa Facebook. And as you can see, ayan, hindi pa ako eligible as of now. And if ever, in the next 2 months, makaipon ako ng 10,000 followers, di ko alam paano yung gagawin. Okay, if may question kayo or meron akong maling nasabi or may na-miss ako na details, iwan nyo lang sa comment section below. Thank you guys for watching. Take care and God bless. And see you in the next video. Only here on Lintech. Bye!